Good morning! Sino ho yung mga first time? Pwede makita yung mga first timers. Wow, pwede palabahan natin yung mga first timers. Sino naman yung mga sponsors? Yung nag-imbita sa mga first timers, pwede makita yung mga kamay. Pwede ba palakpakan natin yung mga sponsors? Mga kaibigan, narinig ko kanina si Dr. Ed Cabantog, yung ating presidente. Magaling ko ba siya magsalita? Yes! Maganda ko ba yung produkto? Yes! Yes, diba? Mga kaibigan, ang topic ko, paano naman yung marketing plan? Pag sinabi yung marketing plan, paano ko kikita ng pera? Yan ang mas exciting part. Bakit po? Siyempre, pag sinabi yung pera, masarap po ba kumita? Yes! At kung kikita ka, anong gusto mo? Malaki o maliit? Malaki! Mga kaibigan, bago ko ituloy, magpapakilala muna ako para may idea ko kayo, sino ako, anong background ko, paano na-involve sa ganito negosyo, paano gupisa itong negosyo nito. Mga kaibigan, ako po ay taga Pangasinan. Sino dito pag taga Pangasinan? Uy, dami ah. Ako po ay pinanganak doon, doon ako lumaki hanggang high school. Nag-migrate po ako sa Maynila nung nag-college po ako. Ako po ay graduate ng physical therapy, graduate po ako sa UP. Opo, University of Perpetual. Ang pangalan ko po ay Raymond B. Aspirin. Mas kilala sa pangalang John. Ang apelido ko po ay Aspirin. Ang middle initial ko po ay B. Biogesic. Maniwala kayo sa hindi, totoo po yun. Ang nanay ko po ay C. Cortal. Pinagtatawalan niyo pangalan ko. Bakit? Hindi niyo ba bainin yung pangalan ko? Kailangan niyo ako. So mga kainigan, 1998, graduating student po ko. Ako po ay naibita sa isang kumpanya. Hindi ko nababakit yung pangalan ng kumpanya. Ganito rin po yun. Forever Living. 1998 po, ako ay estudyante, graduating student. Naimbita ko po sa isang seminar. Hindi ko alam kung anong seminar. Basta sabi sa sponsor ko, sumama ka, sumama ka. Bakit? Basta sumama ka. Eh ako naman, sama na sabi. Sige, sama, sama. Umaten ako ng seminar, gantong-ganto ho. Marami yung tao, punong-puno. Kaya lang, kakaiba ho yung culture. Bakit po mga kailangan? Parang kanina, di ba yung mga members na ako, yung mga nag-imbita sa inyo? Kakaiba, di ba? Di ba? Eh, parang nabustahan mo ito, meron dito. Di ba? O, tapos pinag-uusapan sa'yo, gusto nyo nga magkano. So, sa madaling salita, ang dating ho sa akin, lokohan, hindi ho totoo. To cut the story short, hindi ho ako nag-join. Eh, bakit ako na-involve? Paano ako napasali? Simple lang ho. Yung tao na imbita ho sa akin, kaklasiko ho, babae, siya ho tumuloy. Ako hindi. Pero hindi ko makakalimutan ito nangyari sa amin. July of 1998, unang check-in tinanggap ng kaklasmate ko babae, 1,100 pesos. Check-e ho, excited. Tingnan mo, ginagamit sa mo, tingnan mo, oh, tingnan mo, 1,000! Sabi sa akin, lalaki, yung mata lumalaki, lalaki. Sabi ko, eh, malaki pa yung sweldo ng katulong eh. So sabi ko sa kanya, sige, tumulong ka, lumaki ka, bahala ka, sabi ko. July, August of 1998, tumanggap siya, 4,000 pesos. Nung tumanggap siya ng 4,000, diniretso ko na. Siyempre, mas excited. Kung dito na-excited, mas excited dito. Pero diniretso ko, sabi ko, 1 plus 4 is 5,000 in 2 months. Tayo, pagka-graduate natin, baka 1 month lang natin yan or more. Sabi sa akin, hindi, sa negosyo mag-upis sa maliit, pero lalaki yan. Hindi ka tulad sa employment, pag sinabi ng boss mo, 10,000, magbalik-baliktad ka man, 10,000 pa rin yan. Tama, di ba? Oh. Ah, kaibigan, sa tingin nyo, nakumbinsin niya ako? Nakumbinsin niya ako? Hindi, bakit? 5,000 pa rin yan eh. Sabi niya, lalaki, sige, lumaki ka. September of 1998, tumanggap po siya, 12,000 pesos. Mga kaibigan, tumahimik na ho ako. Ako yung tao madibate. Anything na pinipresent po sa akin, hindi ko tinitin na yung mga ganda. Hinahanap ko yung butas, yung pangit. Ganun ho ako. Pero nakita ko 12,000, ayoko na makipagdibate. Tumahimik na ho ako. Alam niyo bakit? Wala ang trabaho eh. Ay, ba't tumatawa kayo? Ganyan tayo mga Pilipino eh. Kung sino yung wala, siya yung kaalaman kung sino. O, totoo naman, tinan yung katabi nyo. Tinan nyo. Tinan nyo yung katabi nyo. O, pag maporma yan, walang pera yan. Yan ang Pilipino. Puro dating, wala namang datong. O, langay, may mga nakasabit dito. Maniwala kayo sa akin, peke yan. O, teka lang, baka may tinatamaan ho, ano. Kung tinatamaan ho kayo, please lang ho, wag ho kayo ma-offend. Hindi ko trabaho mong offend. Dahil hindi naman ho kayo, pinapatamaan ko. Yung katabi nyo. Mga kaibigan, 12,000, part-time estudyante. Malaki o maliit? Sali ako hindi? Sali, hindi. Alam mo bakit? Balik-balik tayo naman to. Pati na-explain ko, sales pa rin ho ito. At ang prinsipyo ng sales, nobody gets paid when there's nothing sold. May nakikita ka lang pag nagbenta. Ang sabi ko sa kanya, next month, wala ka maimbita. Wala ka mabentahan. May kita ka, wala. Sabi sa akin, wala. Kita mo na, unreliable income. Hindi ka sure. Hindi ka tulad pag tayo naghanap ng trabaho pag graduate natin. Pumasok ka lang, 15-30, sure, may sweldo ka. Siya tumuloy. Ako hindi.
October of 1998, mga kaibigan, dito ako nagbago lahat. Tumagap po siya, 52,000 pesos. Mga kaibigan, hindi ako kumukang pera. Pero gusto ko ho ng pera. Huwag na ho tayo magpaka-plastic-plastic pa. Mga kaibigan, iba ang may pera. Galing po ko sa hirap. Hindi naman ho dukha o hampas lupa. Ano? Ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawasan man ng konti. Yan, ha? Naiintindahan niyo ba yung ganun buhay, ha? Ha? Hirap ho, medyo hirap. Mga kaibigan, kung nakita ko 50,000, alam mo yung pakiramdam na nakakamoy ka ng pera? Alam mo bakit? Mga kaibigan, kaya nga ako nag-physical therapy. Dahil gusto kong kumita ng pera. Tingnan niyo maigi. Noong 1990s, mid of 90s, hindi man ho ang PT sa abroad. Hindi man, di ba? Hindi ko nga alam kung may PT. Basta pag-graduate ko ng high school, pagdating ko ng Manila, sabi ng ate ko, mag-PT ka. Bakit ate? Basta yayaman ka, uya. Sige, PT, PT. PT ako. Hindi ko alam kung trabaho ng PT. Nalaman ko ang PT nung gag-graduate na ako. Doon ko nalaman ang trabaho namin. Tagamasahin ng tatanda. Ha? Ang mga kausap ko, manong, kumusta kayo? Kaya, ako muna. Yan ang kausap ko, ha? Lakad po kayo. Dahan-dahan na. Ha? May magagawa pa ba ako? Gagraduate na ako? Wala, tinanong ko na, gumagraduate naman ho ako. Ito problema ko pag-graduate ko. Hindi na yung demand, nurse naman daw. Di ba nakakainis yung ganun? Alak lang, alak, pag-graduate ko, nurse na. Naipit ka sa gitna. O natatawa ko yung bakit? Di ba ang daming nurse ngayon? O, saan katuta ka nurse? Hindi man daw. O ngayon, dahil sa sobrang dami na nag-graduate ng nurse, kung nurse okay, huwag kayo offend. Ano, napapansin lang ho natin to. Ang daming nurse, bakit po? Pati nga doktor nag-nurse. Ay, di naman ho nakakahiya. Nakakatuwa lang siguro pakinggan. Dahil pag graduate yung doktor, di ba, sinteblado? Dok, congratulations. Nurse ka na. Ano itura ng doktor? Yeah. Imagine mo, yung doktor tonton naging nurse. Bakit? Yung whole reality. If you're an ordinary person in the Philippines, you'd rather go abroad than stay in the Philippines. Tama ba ako? Totoo naman ho eh. Kaya mga kaibigan, nung makita ko itong 52,000, sa isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. 1 year, ginawa ko yung business. Lahat ng kaibigan, barkada, kamag-anak, kaklase, lahat ng kakilala ko, inibit ako. Good news po, walang sumali. Matawa-tawa kayo. Tingnan ko kung may imbita kayo. Ang hirap-hirap kaya mag-imbita. At ang masakit pa sa pag-iimbita, alam mo yun, yung minsan Indian, ito masakit sa lahat. Umaten na, umupo na, pumalakpak pa. Paglabas, hangit ka. Walang niya. Okay lang sabihin yung hindi authorized. Okay lang yun, matatanggap ko eh. Hindi ko matanggap, yung minsan sabihin pang di maganda, ay, naluloko lang kayo, piramiding kayo. Yun ang bottom sa lahat, tama ba ako? Tama, so mga kaibigan, second year ko, gusto ko na mag-quit. Sabi ko sa sarili ko, hindi yata bagay sa akin itong negosyo to. Hindi ko yata linya to. Hindi ito ang swerte ko. Kinukonvince ko sa sarili ko na hindi na bagay, hindi para sa akin. So what happened? Kinausap ko yung kaklase ko, sabi ko, na babae, yung sponsor ko, mag-quit na ako. Ang sabi niya sa akin, sige mag-quit ka. Hindi mo na matinag. Ano bakit? Wala akong recruit eh. Mag-quit ka, 1 year ka na, wala ka naman ma-recruit, sabi sa akin. Mga kaibigan, sabi niya sa akin, pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Sagot ko, pongan. Eh siya ho, nag-80,000 na per month after 1 year. 80,000, hindi ko kikitain sa employment yun. Ang sabi ko sa sarili ko, total, 1 year pa lang naman, 1 more year. Pero this time, pinag-aralan ko yung sistema. Take note, sistema, hindi sikreto. Nung nalaman ko yung sistema, to cut the long story short, to cut the long story short, na-hit ko yung highest position, nag-manager po ko doon, kumita akong 30,000, 40,000, ganun pala ho yun. Kapag kumikita ka na, mas nagiging madali. Kasi may pruweba ka na eh. Nakuha niyo ako. Kaya huwag kayo titigil hanggang di kayo kumikita. Kasi natural, wala kang maimbita. Pero sasabihin niyo sa akin, eh paano kami nag-imbita? Eh, wala nga kaming kita. Mga kaibigan, meron sasali dyan. Katulad ko. Okay? So, what happened? Naka-6 years po sa kumpanyang yun. I was one of the millionaires club, youngest millionaires club. After 6 years, I decided umalis po sa kumpanyang yun. Nag-join ako sa isang company, hindi ko kinakahiya, hindi naman sa pinagmamayabang, at least ma-edi lang ho kayo, ano pinanggalingan ng may-ari? Nag-join ho ko sa first quadrant. Mga kaibigan, 6 months lang naman ho ko doon. Pero in 6 months, 1.2 million din ang kinita ko. Pwede na, di ba? After 6 months, umalis po ako sa kumpanyang yun. Nag-join ulit ako sa isang kumpanya, iGen Portal. Yun, doon ho ko naging kumita ng malaki talaga. Bakit po? In 1 year, 12 million ho ang kinita ko.
Ibig ko sabihin, nag-1 million ako per month, totoo yun. Alam niyo, wala ko kayong kabuhay-buhay kausap. Sabi ko, 12 million in 1 year. Yung itsura ng iba. Parang gusto niyo sabihin sa akin, o ano ngayon? Hindi ko naman pinagmamayabang yun. Ano? Sinasabi ko sila sa inyo, na talaga may pera ho. Mga kaibigan, after 1 year sa kumpanya niyo, umalis po ulit ako. Alam ko lang iniisip niyo kung first-timer kayo. Ang tumatak mo sa isipan niyo, kung talagang kumikita ka, bakit lumilipat-lipat ka pa? Tama rin. Tama. Ito sagot ko. Hindi ka balilipat kung sarado na. Ha? Ha? Hindi ka. Sirado ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Sali kayo, sarado na. Oh. Siyempre, alis ka. Next question nyo. Ah, next question nyo. Alam mo na lang sa sara. Sali ka pa rin ang sali. Nagsasara naman lahat na sinasalihan mo. Tama ba ako? Kasi wala akong makitang negosyo na pagkaliit-liit ang puhunan, pagkalaki-laki ng kitaan. May nagsabi sa akin, eh, mahirap yan eh. Para sa akin ho, ito ang pinakamadali sa lahat na mahirap. O, tinan nyo to ha, bakit ko nasabi yun? Yung mga first-timer dito, sino nag-imbita sa inyo? Nasaan sila? Nasaan? O, patabi nyo. O, nandyan. Diba, iniwan kayo. Mga kaibigan, anong ginagawa nila? Wala, nakaupo din, diba? Tumatawa din, tama ba ako? O, sino nasasalita? Ako, sino papagod? Oh, ganyan yung gagawin nyo? Mag-iimbitaw ako, papalakpak yun lang. Kasabihin mo sa akin, mahirap. Sumukaw mo ng negosyo. Bookkeeping, inventory, management, accounting, lahat, pati logistics, iisipin mo. Eh kung wala ka lang sa negosyo, wala na, paktay ka na. Dito, mag-iimbitaw lang, papalakpak yun. Yeah! Pag sumali, yeah! Diba? Tama? Oh. Eh, sabihin nyo sa akin, eh kung di sumali, eh hindi sumali. O bakit? Ikaw ba nagbayad ng kuryente? Ikaw ba nagbayad ng sasalita? Ikaw ba nagbayad ng upa dito? Hindi naman ah. Wala ang ginawa. Nakuha niyo ako. Mga kaibigan, August of 2008. Sorry, 2005. August of 2005. Kami mga may-ari, we've decided. Convinced ko kami may magandang negosyong to. Ang problema ho, pag sinabi ho, network marketing, sirang-sira na ho talaga sa Pilipinas. Hindi na ho dati masisisi. Sa sobrang dami ng lumabas sa kumpanya, nag-they come and go. At ang masakit pa niyan, yung mga member doon sa ibang kumpanya, sumali ulit dito, pasali-sali-sali, ano yung naging itsura ngayon? Isa lang sinasabi niya, uy, sali ka dito, maganda to. After 1 year, sali ka dito, may bago, maganda din dito. After 1 year, sali ka ulit, may maganda, bago ulit dito. Ikaw, sali ka ng sali, wala naman napupuntahan, puro sarado lang. Tama ba? Ang masakit niyan, pag uwi ka sa bahay niyo, reaction ng mga kapitbahay, mga kamag-anang, oh, yun ang chineto, okay! Masusulog ka talaga eh. Ayaw ka na. Ayaw ko na na-retorting. Kinahihiya ka na mga kaibigan mo minsan. Pero mga kaibigan, kami ho, convince ho kami. May pera ho. Sa ibang bansa ho, pag sinabing network marketing, katulad nung galing kami ng Amerika, ibang klase ho. Pag umatin kayo ng seminar, puro nakapostura ho. Formal attire ho. Napakaganda. Pag sinabing networking, bilib sila. Dito hindi ho. Kinahihiya ang networking dito. Mga kaibigan, isa lang naisip namin. Bakit tayo sali na sali sa kumpanya nagsasara? We've decided August of 2005. Sabi namin, tayo na lang magtayo para di na magsara. That is the idea August of 2005. Mga kaibigan, matagal na ho kami sa network marketing. Marami na ho kaming kumpanya pinalaki. Marami na sara. Sino naipit sa gitna? Kami ho. Tayong sumasali. Bakit? Imbita tayo na imbita. Tapos yung may-ari, sasara. Sino napahiya? Di tayo nag-iimbita? Nakuha niyo ako? So, pag-aralan niyo yung mga may-ari, hindi naman network marketers. Mga negosyante ho. Iniipit lang ho tayo. So we've decided, kung kaya nila, kaya namin. Pero ngayon, hindi namin sasara. Bakit? Network marketers na ho kami. Nakuha niyo ako? Mga kaibigan! Mga kaibigan! Nagalag kami ng produkto. Hindi ko na-explain product. Na-ready na ho. Yung C24/7, yung complete, kinuha namin exclusivity from Nature's Way. Ladies and gentlemen, may nagtanong sa amin, kung talagang maganda yung produkto, kung talagang sinasabi niyong maganda at mabisa, eh bakit wala sa TV? Bakit wala sa Mercury Drum? Bakit wala sa mga magazine? Bakit ngayon ko lang narinig yan? Yan ang tanong sa amin. Mga kaibigan, yun na nga ho eh. Kaya ho kami lumalaki. Because of a simple idea. Bakit binigay sa amin Nature's Way exclusivity? Because of the simple idea. Ano ho yun? Yung user pwede maging pusher.
O, para maintindihan nyo, sino kumikita? Yung user o pusher? Yes, sir. Pusher. Anong user? User ka, no? Kaibigan, kaya pag kayo, member dito, may nagtanong sa inyo ang trabaho mo, sabihin nyo, pusher. Kaibigan, pag tinanong, ano yung pinapos mo? Nakakabaliw. C24/7. Kaibigan, now, ayoko na pahabayin pa, pag-usapan natin, paano naman kikita. Mga kaibigan, may tanong lang ako sa inyo. Sino ko dito ang gustong kumita ng pera? Pwede makita yung kamay. Maraming salamat to, maraming salamat. Alam, hindi ko alam bakit iba din nagtatas ng kamay. Hindi ko rin alam kung natanong na ito. Pero alam niyo ho, I've been doing this for the past 12 years. Isa lang ho sasabihin ko sa inyo. Pag hindi ka nagtatas ng kamay, tuwing tatanong yung tanong na yan, merong nasa itaas na nakatingin sa akin sa baba. Pag hindi ka nagtatas ng kamay, hindi ka niya bibigyan. Uulitin ko ho yung tanong ko. May pag-asa pa yung hindi nagtataas. Sino ho dito gusto ng yunan? Yeah! Mga kaibigan, masarap mo ba may pera? Yes! Diba? Alam niyo, huwag ho kayo mayabangan sa akin. Pero sanay ho ko mag-commute, mag-tricycle, mag-jeep. Lahat ho, dinaanan ko. Pero alam niyo ho ngayon, iba na ho ang buhay ko. Alam niyo, pag isa umaga, ano sinasabi ko sa driver? Louis, pakipipre nga yung sasakyan, aalis tayo. Ano sinasabi sa akin? Sir, alin ba sa mga sasakyan niyo, ipipipre namin? Yeah! Alam niyo ho, baka naiyabangan ho kayo, eh alam niyo, iba ho talaga may sasakyan. Noong unang panahon, ang sasakyan ho, luxury ho yan. Ngayon ho, necessity ho yan. Kailangan na ho. Kaya pag ikayo ho, may pamilya ho kayo, huwag ho kayo papayag na walang sasakyan. Kahit luma, magkasasakyan ka, mangarap ho kayo magkaroon ng sasakyan. Nakuha niyo ako? O tingnan niyo tumaigi. Paano kung may anak ka, fresh graduate? Katulad ng itong kwento ko, lumang kwento. Di ba tagulan ngayon? Fresh graduate. Matalino. Provinsyana. Pero matalino, maganda, sexy, ang puti. Naghanap ng trabaho, palibas sa sikat na Makati. Makati, tinanggap ka agad ho sa Makati. Unang araw ng trabaho, umuulan ho. E traffic pa, wala siyang choice. Sumakay siya, MRT. Yan yung pinakamabisa paraan dito sa EDSA. Traffic, di ba? MRT mo siya. E di ba sa MRT, ang daming tao, nahanap pagka rush hour. Di ba yung pag nasa pila ho kayo, pagbukas ang pinto, hindi mo kailangan pumasok sa loob. Tutulak ka talaga ng tao, papasok sa loob, di ba? Tutulak ka talaga eh. Pagdating sa loob, dikit-dikit ang mga itsura niyo, di ba? Oh, ano yung itsura? Pag nandun, unahan sa release, di ba? Unahan yan, unahan. Pagtakbo ng MRT, di ba? Maya-maya, kuya pre ng MRT. Pag pre ng MRT, babae maganda, may tumusok sa likod. Sinirip niya ngayon, may lalaki. Sabi niya, Manong, yung payong mo tumutusok. Galit na galit. Tagbo ulit yung MRT. Pag pre mo ulit, may tumusok na naman. Manong, yung payong mo tumutusok. Yung lalaki, sabi, alam niyo, pag pwede ng MRT, ay, ang grabe talaga, ang lakas, ay, Manong, sinigaw ng babae. Yung lalaki, dali-dali bumaba. Sabi ng babae, wala naman payong. Ano yung tumusok? Kayo, how would you like to spend the rest of your life? Gusto yung may natutusok? Pag may kotse ka, di ka matusok. Ito na ho, ito na nga. Baka may first time, tama na tusok, paano makikita? Mga kaibigan, dapat makonvince ho tayong lahat na ang kumikita o yumayaman ay negosyante. Tama ho ba ako? Hindi ko nila lahat, pero kadalasan at karamihan. Yung mga nag-abroad, sabihin nyo, ay hindi, kumikita rin yung mga nag-abroad, totoo ho yun. Pero pag uwi nila dito, bitbit ang kanilang mga kinita, ininegosyo rin ho nila yun. Dahil kung hindi nila ininegosyo, mauubos din ho yun. Babalik na naman sila sa abroad, eh paano pag tumanda na? Magulat na sila, wala silang napunda na negosyo. Nakuha niyo ako, bottom line, negosyo. Ang problema ho, kulang ho tayo saan? Sa finance, pera, kulang ho. Good news po. Itong negosyo papakita ko sa inyo, pag ikaw nag-join, bibili ka lang ng isang package namin worth 7,980. Package ho na. Oh, ang hindi ako siya sabi niyo. Sa mga first time, kaya ko na! 7,980, ha? Tama ba ako? Isang kita ko isang babae, itsura niya. Tumingin ka na, hindi ko tuturo ko saan. Basta yung suot niya, flesh. Alam mo mga kaibigan, 7,980, hindi importante yung lalabas. Ang importante, yung babalik. Hindi naman yung, para maintindihan nyo, di ba sa POEA, ang dami pumipila? Bakit? Sa kagustuhan na makapag-abroad. Kasi alam nila, pag nag-abroad sila, malaki kikitain nila. Pero alam ng lahat, pag sila pumila sa POEA, may pera o wala,
pag sila na approve, maglalabas din sila ng pera. Pero kahit walang pera, pumipila. Bakit? Pag na-approvean, gagawin ng paraan. Bakit? Kasi pag nagawin ng paraan at nag-approve sila, alam nila, mababawi nila. Anong importante? Hindi yung nilalabas. Ano ang babalik? Nakuha niyo ako? Yes. So, ang tanong dito, 780, ano ka pare? Number one, tatanggap kayo ng package. Package ho, o products, na merong C24/7. Nakuha niyo ako? 5 boxes po yun. Magkano naman yun? Nasa 6,000 pesos po yun. Nakuha niyo? Ibig sabihin, konti na lang, halos bawi ka na. Mga kaibigan, number 2, 25% discount. Ibig sabihin, pag ikaw naging member, bumili ka ng package, isa sa benefit mo, meron kang 25% less sa susunod na bili nyo sa reorder. Number 3, meron pa kayong 200,000 accident insurance. Ano po ito? Pag na-accidente ho kayo, wag naman ho sana. Pero pag kayo na-accidente, at least insured ho kayo ng 200,000. Anim na ho ang tumanggap nito. Naghihintay kami ng pampito. Ba't tumatawa ho kayo? Sino gusto mauna dito? Biro lang ho, biro lang ho. May nagsabi sa kanya, ay, ako lang yan! Lagi pala, kailangan mamatay pa! Mga kaibigan, yung anim na hindi ko masabi nag-enjoy, no? Yung anim na nag-claim, naka-claim ng 200,000, sino magsasabi mag-aakalang sila yung maaksidente? Wala. Kaya nga tinawag na aksidente. Kahit sino, pwedeng mangyari. Kahit sa inyo, pwede mangyari. Ha? Pwede mangyari. Okay? May, ang tanong iba, paano pag na-aksidente, hindi naman namatay? Pwede pa rin ho makaka-reimburse po kayo ng 10,000 lang. Medical reimbursement. Sabi niyo, bakit 10,000 lang? Eh, di mamatay na para 200,000, di ba? Pag di namatay, at least 10,000 pa rin ho. Medical reimbursement. Techno accident ho. Accident. Huwag ho yung gagayahin yung iba. Yung iba ho, inatake sa puso, inaksidente daw. Bakit inaksidente? Eh, inatake sa puso. Paano nangyari yun? Ginulat. Aksidente daw. Eh, hindi naman mo na, hindi aksidente yung gulat. Ano ha? Yung iba naman, sabi ko, medical reimbursement. Reimbursement. Naong tugho, duguan pumunta dito. Sa yung 10,000 ko ha, duguan ako. Ako na yan ha. Reimbursement ho, reimbursement. Ano ha? Pag pinatay mo kayo, 50,000 pesos pag kayo ay pinatay. Okay? Unprovoked murder dapat. Number 4, syempre meron kayong sales kit. May brochure, may application form, may mga CD. Number 5, distributor tracking center. Ano po ito? Since negosyo po ito, importante ang monitoring. Sa madaling salita, accounting. Eh kung ikaw ay walang alam sa negosyo, mahina ka sa computation, sa math. Ah, paano na yun? Good news po. Lahat po ng computations, kami hong gumagawa. Saan po makikita? Sa internet ho, web-based, website sa website ho. Mga kaibigan, pag pinasok niyo ang website ng AIM Global o ng Alliance in Motion Global, mga kaibigan, magkakawa sa sariling account pag nag-join ka. Yung account na yun, syempre may username ka, may password ka. Parang FB. Nakuha niyo ako? Ikaw lang maka-access nun. Makikita mo doon, gano'ng kalaki ang grupo mo, magkano binibenta nila, magkano benta mo, magkano kinikita mo, lahat na gusto malaman. 24 hours a day, 7 days a week, available po yun. Number 6, benefits po ang topic natin. Daily payout. Anong daily payout? Daily payout. Pag sinabi yung payout, komisyon. Di ba sa negosyo, pag ikaw ay kumita, ang tawag doon ay komisyon. Tama ba ako? Ang komisyon sa gantong klase negosyo, normally, binibigay ho, 1 month after mo magtrabaho. Yung iba ho, 1 week. Kami hindi ho, daily. Bakit? Ano significance ng daily? Mga kaibigan, ganito ka lang kasimple ho yun. For example, pupunta ko ng Davao. Pagpunta ko ng Davao, let's say, bukas ako punta ng Davao. Member ka ngayon. Tinext kita, nalaman mo, may seminar ako sa Davao. Eh, may kakaibigan ka dun. Tinext mo ngayon, pumunta ka sa Davao. Nakuha niyo ako, pumunta ka dun sa seminar. Umaten ngayon, sabihin natin ngayon yun. Nag-seminar ako. Ikaw nasa Maynila. Nakuha niyo ako? Eh, sumali yung tao. Pag sumali yun, at ikaw ang nag-imbita, ID mo ginamit, connected, nag-join, the following day, yung commission mo, nasa iyo na, nasa ATM mo na. Maganda ba? Maganda. So, meaning, ganun kabilis magbayad ng payout. Number 7 at number 8, ito po ay yung bonus namin. Pero dahil sa dalawang to, alam nyo, maniwala kayo sa akin. Itong dalawang to, sobrang sulit po talaga. Ano po yun? Meron po kayong free medical check-up. Ano po yung free medical check-up? Nakipagtayap po kami sa mga clinics ho.
Pag ikaw nag-join sa AIM Global, automatic may free medical checkup ka. Mga kaibigan, ang gagawin mo lang, magpapa-ID ka dito, syempre kailangan pa-ID. Ano, pumunta ka sa clinic, magpapa-ID ako. Hanapan ka ng ID, magpapa-check up ako. Hanapan ka ng ID. Anong ID nyo? Ito, Padox. Hindi, tanong naman pa-ID ka dito. Nakuha niyo ako? So, magkano pa-check up sa doktor? Pa-check up po. 300, 400, minsan, 500. Depende sa doktor. May kasama x-ray, CBC, urinalysis. O pag samahin nyo lahat yun, magkano mabayaran nyo? Wala din? Mahal, di ba? Good news po. Lahat ng binanggit ko, kasama ho dito. Libre ho. Nakuha niyo ako? Kasama na ho. Alam mo, mga kaibigan, natural, we are promoting wellness, health. Mahirap magkwento ng isang bagay tungkol sa health kung ikaw sakitin. Nakuha niyo ako? Ang sabi mo, maganda, yung iniinom ko. Diba? Ano sabi ng kausap niyo? Magpa-check up ka muna. Okay? Mga kaibigan, may nagtanong sa akin, saan kami yung papa-check up? Siyempre, doon sa branch. Saan? Sa Cebu. Tatawid lang ako kayo sa Robinson's Galleria, sa ground floor ho. Ano pa ka nung Med Central, papacheck up po kayo doon, walang bayad. Okay po yun? Yeah. Number 8, scholarship program. Grabe, no? Busog na busog kayo sa benefits. Eto dito kayo mga baliw. Scholarship program, ano po ito? Nakipagtayap po kami sa maraming school sa buong Pilipinas. Etong school na to, nakatayap namin, pag ikaw nag-join sa AIM Global, nagbibigay ho kami ng certificate, scholarship certificate. Meaning, pwede kayong magpaaral sa school na credited sa amin, bibigyan ho kayo ng 20, 30, 50, up to 100% discount, depende sa school at depende sa kurso na kukunin nyo. Mga kaibigan, para maintindihan nyo, ako personally, na-enjoy ko ito. Meron ho kong kapatid, wala pang asawa. Yung kapatid ko, mag-aaral ng college, wala na ho ang father ko. So, sino ang kapal sa kapatid ko? Siyempre, yung kamag-anak na maganda ang buhay. Sino yun? Ako yun. Sabi ko sa kapatid ko, gusto mo mag-college? Sabi sa akin, yes, kuya. Sige, anong gusto mong course? IT daw. Mahilig sa computer. Mahilig maglaro. Saan mo gusto mag-aaral? Informatics. For your information, mahal po ang tuition fees sa informatics. Sige nga, inquire mo nga magkano tuition fee. Pagbalik ko sa akin, 26,000%. Hindi pa kasama yung mga kasama ng iba. 26,000%. Mga kaibigan, ginoin ko yung kapatid ko, binigay ko yung certificate, pinag-aaral ko sa informatics. Good news po. Instead of paying 26,000, 50% na lang ho ang binayaran ko. Doon pa lang, bawi ko na to. Bawi ba? Yes! Eh, meron pa to. Eh, di bawi yung bawi? Bawi. Ang good news dito, hindi person yun. Hanggang second sem, 50%. Third sem, 50%. Hanggang grumabit yung kapatid ko, 50% na lang ang babayaran ko. Pero ito, one time lang. At ang maganda nito, hindi kailangan mag-maintain ng high grades. Ano ibig sabihin nun? Di ba business scholar, kailangan matalino? Dito, ipasa lang niya. Scholar siya. Kahit bobo ang anak niyo, scholar pa rin mo dito. Malam mo ba? May nagsabi sa akin, iho, may edad na ako. Baka di na ako tanggapin ng school. Good news po, transferable ho ito. Pwede mo ipasa sa iyong pamangkin. Nakuha nyo, kahit kayo nag-join. May maintain ba ako para maintain nyo? May maintain ba akong sales quota or something para maintain scholarship ng anak ko? Hindi ho. Kahit di na kayo mag-active, basta nakuha nyo ho, tuloy-tuloy na ho yung scholarship ng kapatid, ng anak ninyo. Maganda ho ba? Yan ang kapalit na 7980. Sulit o sulit na sulit? Sulit ang sulit. Pag pilosopo ang kausap nyo, pilosopo yun na rin po. Ang dami ko nakakausap na pilosopo. Alam mo, pag pilosopo, dinidiretso ko na. May nakausap mo ako, pilosopo. Hindi ko na sabihin ko saan. Bacolod. Ang ganda ng presentation ko. Teacher ho. Sana walang teacher dito. Parang may umaangal. Sa Bacolod ho ito. Hindi ho dito. Teacher ho, after seminar ko, lumapit sa akin. Iho, ganun mag-seminar. Sabi sa akin. Pero paano kung nawala yung scholarship? Certificate. Sabi ko, tita, wala ko tayong magagawa. Transferable po yan. Nakalimutan ko magpa-check up. Tita, eh, huwag niyo kakalimutan. Sayang naman. Walang ATM sa amin. Tita, pwede kong cheque, papadala namin. Hindi ako marunong internet. Kaya tuturuan namin kayo mag-internet. Nabasa yung kit. Hindi ako naksidente. Ayaw ko magbinta. Hindi ko mabinta. Paano ako makakabawi?
Sa loob ko, lahat ng problema nasa kanya na. Gusto kong bumawi. Ano sabi ko? Tita, may pag-asa ka pa. Tumawid ka sa highway na kapikit. May 200,000 ka. Bawi ba? Bawi. Bawi! Bawi! Ha? Bawi! Eh, piloto ko. Ano sabi sa akin? Eh, kung hindi ako namatay. Ikaw ka mag-alala. May 10,000 ka. Ha? Pero sa loob ko, mamatay ka na. Peace lang. Ha? Lahat ng problema sa kanya na eh. Ha? Bawi ba? Bawi ba? Paano nakikita ng pera? Number one, syempre pwede ka mag-retail. Since may products tayo, pwede ka magbenta. Well, mga kaibigan, may mga tao gusto magbenta. May mga ayaw magbenta. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan i-push yung product eh. Katulad ko, ang lakas po magbenta, pero daw nagbebenta. Magulo ba ang kausap? Alam nyo, simple lang ho. Pag kayo, member dito at bilip kayo sa produkto, ang gawin nyo lang ho, every time na iinom kayo, gawin nyo publicly. Huwag nyo kakahiya. Hindi ba kasi pag umiinom, kakahiya. Hindi ho, ako pag kumakain ako sa labas, lagi kong bitbit to, pinapato ko sa lamesa para makita ng iba. Bakit mo kakaya? Eh, food supplement to. Nakuha niya ako? Hindi naman to drugs. Kaya mo kung nagda-drug addict ka, di ba? Pamintaan niya yan, addict ako eh, ha? Pag kumakain mo ako, yan lang ito sa lamesa. Anong ginagawa ko pag may kausap ako hindi taga-in global? Siyempre, hahawakan mo yan. Habang nag-uusap kayo, eh, tuktok mo ng konti. Oh, grabe, ha? Oh, grabe, ha? Talaga, oh, grabe, ha? Ano? So, ibig sabihin, napapansin. Ngayon, pag hindi pa rin tinanong ano yung hinahawakan mo, pagkatapos kumain, sa harapan niya, kumuha ng isang kapsula. Tsak! Magtatanong hindi? Magtatanong, ano mo? Ah, ito ba? Ito, kasi complete ito. Maganda to sa katawan. Actually, maganda to sa mga kolesterol. Eh, yung kausap mo, punong-puno ng kolesterol. Siyempre, maganda pa talaga yan. Nakuha niyo ako. Bakit interesado ka? Meron pa isa para sa'yo. Mga kaibigan, yung kape. Ang daling ibenta ng kape. Bakit? Kailan pa ba expert na yung kape? Kape! Alam mo lahat yun. 2007, ang dami ko nabenta ng kape. Bakit po? Namatay yung lola ko eh. Ba't tumatawa kayo? Namatay yung lola ko. Ito yung kabaho ng lola ko. Hindi, malit lang yung lola ko eh. Sa ibabaw ng kabaho ng lola ko, naglagay ako ng tarpaulin. Nakalagay, complete. Sa ilalim ng complete, nakalagay lahat ng sakit na nakakaganda dahil sa complete. Bakit? Nakakaganda ng sakit. Parang labo ng kausap. Ang sinasabi ko, no? Nakalagay doon, arthritis, high blood, cancer. Lahat ng naglalamay, tumitingin doon sa lola ko. Cancer, high blood. Ha? Sige, tumawa ko kayo. Ayan po pag pinipigilan niya yan. Bakit yan? Nagtimpla ng kape. 3-in-1. Yung kasama sa bahay. Siyempre, automatic yan. Itago mo yan. Ito yung timpla mo. Liben. Yung coffee natin. Sinerve sa mga tao. Siyempre, automatic yan. Ang sarap ng kape. Tanungan. Anong kape to? Ha, tita? Siyempre, lapit kayo kagad. Huwag kayo mahiya. Liben yan. Ano yung liben? Kape na may complete. Ano yung complete? Nakita niyo yung tarpaulin. Ah, automatic, di ba? Oh, maganda yan sa may cancer, arthritis. Siyempre, may bibili. Pag ayaw bumili, okay lang. Hindi mo kailangan i-push. Panungin mo lang ng panungin. Sabihin mo lang, kumuha ka ng isa. Tita, kuha ka ng isa. Saka na. Tita, kuha ka ng isa. Saka na. Tita, isa lang. Bakit ba? Pag di ka kumuha, nakita mo yung lola ko. Yun, nangyari sa'yo. Ha? Kukuha, ha? Magkano dito? 25%. Direct sales ng global package. Ano yung direct sales? Direct sales sa global package. Ang global package po, yung 7980. Pag sinabi yung direct sales, ibenta mo ito. Bibenta niyo ho. Well, mga kaibigan, sasabihin niyo, ay, mahirap ibenta to. Hindi ho. Ang pagbenta, indirect selling ho, iibitayin niyo lahat ng kayo. Kaibigan, kumare, kumpare, kapitbahay, kamag-anak, kaklase. Pero una ako na ho kayo, hindi lahat ng iibitayin niyo ay interesado. Mas marami hong ganito, kesa ganito. Normal ho yun. Ang sa akin lang ho, huwag ho kayo maging emotional. People fail in this business kasi emotional yung iba. Ano emotional? Yung ginagawang personalan. May inimbita, ayaw. Ayaw mo. Ha? Nasasaktan. Na, nasasaktan. Siyempre, ang trabaho nung apply, okay lang yan, nangyayari sa akin yan, mag-imbita ka pa. Siyempre, mamamotivate, mag-imbita na naman. Yung inimbita, ayaw na naman. Ayaw mo rin. Oh. Ah, wala na talaga, ha? Ang kasi, ayaw. Ano natin? Darating panahon, ayaw na rin niya. Ayaw ko na. Mahirap yan. Alam niyo mga kaibigan, ako, pag ako nag-imbita, pag ayaw ng kausap ko, hindi ako nasasaktan.
ang iniisip ko, negosyo lang. Nakuha niya ako, ganun lang. Pag inimita mo, ayaw mo, thank you for, ngitian mo pa. Bakit? Ikaw payaman, siya hindi. Ano ba? Ayaw mo, thank you for your time. Sabay ngiti, thank you. Ha? Magtataka, ba't numingiti ka pa? Ganyan talaga dito, thank you. Pag talikod mo, matay kang duka. Ganun, ganun ha, ganun. Pero please lang ha, please lang. Huwag niyong ipaparinig ha. Uuna ang ganun ha, mamatay ka. Sumali yung inimbita mo, sumali. Siyempre may bonus ka. May napasali ka. May bumili ng package. Babayaran kita ng 500 pesos. Hindi pala ako. Makakabuli niyo ako. 500 ko! Ha? 500. Kada isa. Mga kaibigan, eh paano kung ang naimbita mo 10? Oh, 5,000. Eh kung naimbita mo 100, nabaliw ka. Ah, dami. Gano'n yun? Ha? 50,000. Oh. Eh paano kung buong barangay, inakot mo ha? Nabuhang ka na. O magkano yun? Anong barangay pausan? May barangay pausan ba? Labo nung kausap. Number 3, matching bonus. Ano yung matching bonus? 1,500 every match. Ito yung malaking pera. Paano yan? Ikaw to. Pang ikaw, nang imbita ka ng kaibigan mo, kakilala mo, sumali, babayaran kita ng 500 pesos. Tama? Eh, hindi na lang isang kaibigan mo. Pag ikaw, nang imbita ka pa ng isa, again, may 500 pesos ka. Ang tawag dito, match. May left and right ka. Automatic yan, may bonus ka na 1,500 pesos. Total of 2,500 pesos. Ilan yung inibita mo? Dalawa. Binigay ko sa'yo, 2,500. Eh, kung isa lang naibita ko, eh di 500 lang. Basta nakaibita ka pa na isa, pwedeng sabay, pwedeng kinabukasan, kahit after 1 year. Basta may isa, automatic may 1,500 ka. Nakuha niya ako? Yes. Pag ito nag-imbita, siya may 500. Ikaw wala, dahil siya nag-imbita. Pag ito nag-imbita, siya may 500. Ikaw wala. Hindi lang basta imbita, kailangan nabentahan ng package. Baka mami, imbita lang kayo. Imbita lang sa 500. Imbita ko dami-dami, ha? Hindi mo ganun nun, ha? Ikaw, hindi mo po kilala. Hindi mo kilala. Hindi mo inimbita. Pero since nag-match yan, ikaw, may 1,500. Kahit hindi mo kilala. Nakuha niyo ako? May sabi sa akin, ano kasi graduan na may 1,500 ako? Actually, kahit sabay. Ano sabay? Oh, yung inimbita mo, nag-join. Sige na, sa computer, mag-join ka. Sabay mo, bukas ka sa tabi yung computer din. Sige, sige, mag-join ka. Abangan ko. Nag-join, buksan mo yung account mo. Oo nga, may 1,500. Encash mo. Bukas, punta ka ng ATM mo. Nandun na yung 1,500. Kahit hindi ka na pumunta bukas. Ngayon pa lang, abangan mo na. 1,500 daw, 1,500. Abangan mo na, lalabas ko. Lumalabas, every time nasali sa left at sa right, may 1,500 ka. Kahit ito, may 1,500 din. Yes! May nag-join dito, may nag-join dito. Kahit anong posisyon yan. Basta left and right, 1,500 ng 1,500 yan. Mga kaibigan, sabi sa akin ng iba, hey, ganyan din yung pagkwadan. Ganyan din power home. Hey, tama yun. At ang katutok na mga kumpanya. Ganyan din yun, ayun pinagkaiba nyo. Mga kaibigan, malaki pinagkaiba namin. Kung pag-aaralan mo to, lumalabas, piramiding to. Bakit? Itsura pa lang piramid na eh. Tama? Pero mga kaibigan, you have to define what is piramiding. Mga kaibigan, para maintindihan nyo kung piramiding ba talaga o hindi. Tingnan nyo muna, doon sa package, kailangan value for money. Ano yung value for money? Yung kumikita ka, hindi lang dahil sa pag-iimbita. Yung taong inimbita mo, make sure, bawi niya yung binayad niya. Nakuha niyo ako? Yeah. Hindi yung nagbayad ka ng 8,000. Ang binigay na produkto, 2,000. Whereas, nagbayad ng 15,000, ang binigay, papel lang. Eh, common sense naman ho, naloko ka talaga. Sasabihin sa'yo, eh paano makakabawi? Mag-iimbita ka na, mag-iimbita. Makakabawi ka, eh kung hindi ka nakaimbita. Nakuha niyo ako? Dito, kahit wala, may scholarship ka. May medical check-up ka. Hindi ka naloko. Naintindihan niyo ba ako? Yes. Ang tanong ng iba, eh, paano kung ito, ang lakas mag-imbita? Sumabog. Grabe talaga, mga halimaw ang tao dito. Sumabog. Ang dami yung join. Dito, ang bagal. Worse, huminto pa. Paano sobra dito? Walang kamatch dito. Tama. Mga kaibigan, may dinesign ho kami. Yung dinesign namin, na-approvehan ho ng DTI. Ako at si Doc Ed sa Makati ho, 3 DTI, yung head ng DTI, pinisent po namin to. Mga kaibigan, nakakatakot syempre, DTI, mga lawyers, marketing ho. I-explain ko to, sabi, hindi ni-depend namin, hindi to pyramiding. Ladies and gentlemen, yung repeat binary, ano yung repeat binary? Mga kaibigan, ang tanong kasi, paano kung mas marami dito, or worse, kumito mag-ibita ng mga taong to. E di wala lang kita. Dito papasok yun. Lahat ng products merong
points. Tandaan niyo, ang produkto merong points. Ang 7,980 ay 1,200 points. Pag meron kang 1,200 points sa left at meron kang 1,200 points sa right, ikaw ay tatanggap ng 1,500. Baka din yung 19 yan, balikan natin to. Nag-bayad to ng 7,980. Eh, di ba 1,200 points yun? Yes. Ibig sabihin, ikaw, may 1,200 points ka sa kaliwa mo. Nag-bayad to ng 7,980. May 1,200 points ka sa kanan mo, katulad nito. Ang sabi ko, pag may 1,200 ka, meron kang 1,500. Yun yun. Klaro? Yes. Marami nag-bayad dito ng 7,980. So, marami kang points. Konti nag-bayad. Yung iba dyan, nag-match. Eh, yung sobra dito. Paano pasok yun? Mga kaibigan, ang tao, hindi pare-pareho. Mayroong malakas mag-imbita, may malakas magbenta. Eto mga taong to, kahit hindi malakas mag-imbita, basta bumibili, nagbebenta, nag-share ng produkto, ang produkto ay mayroong? Points. Bibilangin ng computer lahat ng binibili ng mga taong to, yung produkto, the order. Pag umabot ng 1,200, no time frame, lahat ng para sa binila, hanggang dulo. Pag umabot ng 1,200, hahanap ng kamatsyan, 1,500 ka ulit. Meaning, ang minamatch mo, ang minamatch mo, pwedeng tao sa tao, pwedeng product sa product, pwedeng tao sa product. Yung traditional ho, na tao sa tao lang, pag wala nag-imbita, walang kita. Dito hindi, kahit wala nag-imbita, basta may gumagamit na produkto, 1,500 pa rin. Kaya pag kayo member, kahit nakita niyo yung anak ng downline niyo, umiinom ng produkto, anong sabihin mo? Iha, laki mo yan. May points ako dyan. Nakuha niyo ako? Ang problema mga kaibigan, ang sabi sa akin ng iba, hindi ba kayo malugi? Bakit malulugi? Eh, paano kung marami nang jujoin dyan? Eh, di puro 1,500 yan. Oh, hindi ka malulugi. We've been doing this business for the past, mag-5 years na ho. Hindi ho kami nalulugi. At para 300 millionaires na ho ang na-create, ang dami na ho. Hindi pa rin nalulugi. Paano nangyari yun? Because meron kami tinatawag na safety net. Ano yung safety net? Babayaran namin kayo hanggang 16 matches per day lang. Ah, teka, hindi ko naiintindihan. Ganito lang ho yun. Lahat na sumasali sa'yo o lahat ng match sa'yo, ang maximum payout po namin ay 16 matches per day. Per day. At dinivide namin yan sa 2. Ano po yung 2? Every 12 hours, 8 matches lang po ang pwede pumasok per cycle. So, lumalabas, dalawang cycle. Bakit? Diba? From 12 o'clock ng gabi hanggang 11:59 ng tanghali, tama ba? Tama. Pwede kayo magpasok ng 8 matches. Ano yung 8 matches ulit? 8. Nakuha niyo ako? Hindi kailangan ikaw ang mag-iimbita lahat niyan. Hanggang dulo po yan. Pag umabot lahat ng batches nila hanggang 8, kahit di mo nakilala, hanggang doon ang babayaran namin. Pag lumagpas ka per cycle, ang tawag namin, flash out. Ibig sabihin, yung susobra dyan, hindi na ho kayo babayaran. So, ang sikreto ng iba, kakausapin yung mga sa ilalim, pwede bang mamaya na lang, alas 12, saka kayo magpasok ulit. Para, another 8 match ka na naman per cycle. Total, 16 matches per day. Pag kinumpit mo yun, 16 times 1,500, magkano po yun? Nakuha niyo ako? Ang ginagawa ng iba, ang sikreto ng iba, ang ginagawa, paano pag malaki na yung grupo? Sayang naman. Anong sikreto ng iba? Isinasali, minimember ho, yung kamag-anak para pasok pa rin. Ano yung sabihin nun? Ikaw to. Isinali mo yung asawa mo. Isinali mo yung anak mo. Pwedeng sinali mo yung pinsan mo. Nakuha niyo ako? Bakit? Para yung iimbitahin mo, imbis na ibibigay mo dito, ilagay mo dito para pati yung kamag-anak mo nakikinabang. Nakuha niyo ako? Yes. Oh, yung kakilala ko pa isa, ilagay mo dito. Di pati siya nakinabang? Nakuha niyo ako? Para pag ito na maximum na ng 16, siya hindi pa. Pasok pa rin sa kanya. Naiintindihan niyo ba 'yon? Maganda ba? Maganda. Dito tayo matatapos. Matatapos na po. Parang sabihin niyo, bakit naman ang sulat niya? Hindi ba pwede ayusin? Alam niyo, kahit anong gawin ko, kahit anong pilit ko, mula nung ako'y natutong magsulat, hanggang ngayon ho, hindi ko mabago-bago ho ito. Nanay ko lang ho, nakapagsabi sa akin, nakapag-explain kung bakit hindi ko mabago. Sabi ko, nay, ba't pangit sulat ko? Anong sabi nanay ko, anak, pag pangit ang sulat mo, kabaliktaran ng itsura mo. Alam niyo, kaya pala hindi magbago-bago ang sulat ko. Kaya ako sa inyo, may tip ko sa inyo. Pag uwi niyo mamaya, nakita niyo sa salamin, hindi maganda, nakita niyo,
Ganda nyo na lang ho ang sulat nyo. Ang tawag po dito, stair step. Eh, teka. Di ba meron ng ganito? Eh, bakit may ganito pa? Sa napakahaba naman, pampagulo pa. Hindi ho. Ito kasi, to be honest with you, mabilis ang pera talaga dito. Maraming yumayaman ka agad dito. Pero pagdating dito, pang matagalan ng income naman to. Meaning, kapag matagal na, ang base mo kumita, pero tumatagal pa yung income mo. Di ba mas maganda yung ganun? Yeah. Paano ito? Ito, based sa product movement, hindi mo sa membership. Paano nangyari yun? Pag kayo na-join, tatawagin namin kayong distributor. Ano requirements? Of course, you must be 18 years old and above. Kailangan 18 pataas. Pangalawa, syempre, negosyo po ito, importante sa negosyo na kayo po ay excited. Nakuha niyo ako? Pwede ba tinan yung katabi niyo? Sige, ninan niyo. Yan. Sabihin niyo sa katabi niyo, ngumiti ka naman. Yan. Masarap ba yung feeling ng lagi nakangiti yung nakakasalubong mo? Yes! Diba, alam niyo, ako, suplado ko kong tao. Napaka-suplado ko. Pero dahil sa negosyo to, nagbago ko ang aura ko. Minaster ko, paano ngumiti? May nagturo sa akin, tuturo ko rin ko sa inyo. Pag-uwi niyo ko mamaya, mga bandang alas 12. Pumunta ko kayo sa kwarto nyo o sa banyo, maganda yung nag-iisa lang ho kayo. Ilako nyo ko yung pinto, mas maganda magsuot kayo ng itim. O kung anong gusto nyo. Bakit naman kung nakubad kayo, di ba? Tingin ho kayo sa lamin at i-practice nyo to 1 to 10. Believe me, effective po ito. Tingnan nyo ho, sarili nyo ha, siguraduhin nyo ha. Naka. Dahil pag iba, nakita nyo, tumakbo na ho kayo. Naka. Sabihin mo sa sarili mo, 1! Two. Teka lang ho, hindi pa ako tapos. Three. Ha? Hanggang 10 po yan. After ng 10, ang bilis lumitay. Bakit? Namaster mo na eh. Paglabas mo ng banyo, paglabas mo ng bahay, may nakasalubong ka, ngitian mo. Pag lumitay, pakpay, rekrutin mo. Ha? Pero please lang ho, ha? Huwag kayo masobrahan. Baka mag-isa ka na lang. Sirawin na ho kayo. Silver executive. Gold executive. At ang highest position, global ambassador. Mga kaibigan, yan ang pinakamagandang position sa lahat. Ibig sabihin, pwede akong makakita ng position? Yes. Eh bakit pa? Kasi ang tao, hindi lang perang gusto. Gusto recognition. April 25, Araneta Coliseum. Ladies and gentlemen, pinuno namin ang Araneta Coliseum. Anong meron? Nirecognize namin sa stage. Thousands ang umaten. Yung market doon, mga naging silver, naging gold, naging global. At lahat po sila, proud the proud. Bakit po? Karamihan dito sa mga market na stage, mga ordinaryong tao lang ho. Imagine nyo ho, Araneta Coliseum. Mga kaibigan, doon ho ginaganap mga malulupit na mga events. Doon ho ginanap ito. Ubakit ng stage yung mga tao, pinapalakpakan. At ang tip ko sa inyo, kung sa susunod ho, kung kayo mapopromote at aakit ka ng stage, huwag na huwag nyo gagayahin yung iba. Sablay ko umakyat. Alam nyo bakit? Siyempre, kakamayan namin, nasa-standahin nakatingin, picture, video. Pag tinawag yung pangalan, De La Cruz! Siyempre, tonto, pasok. Thank you very much po. Picture, tsak! Hindi ka nakita. Ang sikreto ng pag-akyat, Mr. De La Cruz! Pagpasok, ganito ho. Thank you. Thank you. Oh, di ba? Picture, tsak! Oh, kita ka! Ngayon, alam niyo na ho, paano makita stage, ha? Ngayon, mga kaibigan, paano mo mag-promote ng posisyon? Dito, kailangan mo ng 10 points, dito, 100 points, dito, 1,000 points. Ano yung mga points na yun? Balikan natin to. Sabi mo kanina, lahat ng binibili ng mga taong to, merong points. Ang tanong, mga kaibigan, paano ko ito, katulad sinabi ko sa inyo kanina, ito, bumili. Ang sabi ko sa inyo kanina, yung binibili ng mga tao dito, pag umabot ng 1,200, hahanap ng kamatsyan, 1,500 ka ulit. Tama? Baka hindi nyo na itanong, o baka hindi nyo naisip, paano yung binibili ng mga taong to? Eh, mas marami sila. Papalo dito, eh, wala nang papaluan. Dito ako papasok yun. Lahat ng tao sa ilalim mo, basta galing sa'yo, hindi binigay sa'yo. Lahat ng taong yan, basta bumili ang produkto, kahit hanggang dulo, basta may bilhin produkto, yung points niyan, points ito, lahat ng dinaanan hanggang sa'yo,
points mo rin yun. Ibig sabihin, ito total lahat ng binibili mga points. Pag umabot ng 10 points, ikaw, magiging silver ka ngayon. Eh, ano ngayon? Pag silver na ako. Pag silver ka na, may 10% rebate ka pa. Ano yung 10%? Overriding commission mo yan sa grupo mo. Hindi ko maintindihan. Di ba bumibili ang produkto tomato? Eh, na-promote ka. Silver ka na. Yung susunod nilang bibilin, hanggang dulo, meron kang 10% sa lahat ng binibili nila bukod sa 1515. Buhay na ako? At yung 10% na yan, based yan sa points. Okay? 10% ng points. Ha? Hindi ko naiintindihan. Ganito lang ako kasimple yun. Lahat ng produkto may points. Tama? Yung 10% ng points, pwede mo rin convert sa pera. Ibig sabihin, pera lang, pera din yun. Nakuha niyo ako? Eh, bumibili pa rin sila. Hindi na tumitigil. Pag umabot ng 100, magiging gold ka. Ano ngayon? Yung 10 mo, magiging 20%. Pag umabot ng 1,000, magiging 30% lahat ng binibili ng lahat ng tao sa ilalim mo. Maganda ba? Maganda, maganda. Ito po is higher rebate minus lower rebate. Ibig sabihin, pag na-promote itong taong to ng gold, lahat ng tao sa ilalim niya, 30 minus 20, 10% ka na lang. Hindi na 30%. Kasi siya, may 20%. Nakuha niyo ako? Ngayon, baka nalito ba kayo? Mabilis ba ako? Magulo o kayo ang magulo? Ang good news, mga kaibigan, eto ho, no time frame. Ibig sabihin, pwedeng matapos yan after 1 week, after 1 month, after 3 months, even after 1 year. Hindi ho kayo mazi-zero. Hindi yan 2 months tapusin mo, 6 months tapusin mo. Pag di mo natapos, zero ka. Umpisahan mo ulit. Hindi ho. Mula umpisa hanggang dulo, iipuli po yan. Hindi ka nazi-zero. Ang good news po dito, group points po yan. Kasi kung ikaw lang bibili na lahat yan, di mo kaya. Lahat ng tao, points sa'yo. At ito nakakabaliw sa lahat. There is no demotion. Ano yung sabihin nun? Pag ikaw may 100 points ka na, gold ka na, tama? Eh kung the following month, humina ang grupo ko, nagbakasyon ako, bumaba pa yung points naging 10, bababa yung position ko? Hindi ho. Dito, pag umangat ka, hindi ka na bababa habang buhay ka na doon sa position mo or aakyat ka pa. Kung hindi kayo nababaliw doon, dito kayo mabubuwang. Ito nakakabuwang sa lahat. Tinan nyo, tinan nyo. Tinan nyo. Oh, ikaw to. Tinan nyo, ikaw to, ha? Oh, ikaw to. Ang dami nyo inimbita. Isa lang naniwala. Ganun akalala. Yung naniwala, nanay mo pa. Pinagbigyan ka lang. Anak, wala ba sumasali sa'yo? Ako na sali sa'yo, anak, ha? Sumali yung nanay mo. Alam nyo, 3 buwan na kayo. Kayong dalawa lang, laging mati. Palakpak na palakpak. Napansin mo, nay, hindi tayo dumadami. Mag-imbita ka naman, nay. Yung nanay mo, nag-imbita. Good news po. Ang dami inimbita. Isa lang din ang paniwala. Sino? Tatay mo pa. Tatay mo, kinulit mo. Mga kayo talaga, kukulit nyo. Sumali tatay nyo. Kaya lang, 3 lang kayo. Siyempre, kinulit nyo. Sino? Yung tatay nyo. Tayo mag-imbita ka naman. Eh, yung tatay nyo, napaka-mahiyay. Napaka-busy. Wala pang kakilala. Ganun kalala. Buti na lang, may isang kakilala. Isa lang. Pero yung isang yun, halimaw pala. Lahat ng imbita, sumabog. Naniwala. Pumutok ho. Naging global ambassador. Pwede mangyari yun. Good news po. Itong 3 to, lahat yan, pare-parehong global ambassador. Dahil pwede kang makaimbita ng tao mas magaling sa'yo. Tama? Pwede ikaw mahihain ka. Pero naimbita mo, makapala mo ka. Di damay ka. Sasabihin niya, magaling magsalita. Eh, naimbita mo, 2 magaling. Di mas magaling ka. Bakit? Downline mo lang yung 2 magaling eh. Nakuha niyo ako? Oh, tinan niyo to ha. Para mas itindahan niyo. Sino mahihain dito? Sino mahihain? Ang kapala mo na mukha niyo. Tinan niyo. Sabi niyo ba, dito, ang bagay dito, yung mga makapala mukha, magaling magsalita. Hindi ho. Oh, tinan mo to. Brad, ano pangalan mo? Huwag ka mahiya. Ha? Paul. Kapal mo ko. Nililang pala, biyalang mo. Paul! Mahiyahin si Paul. Sabi nila, wala pag-asa. Hindi ho, may pag-asa mahiyahin dito. Ang gagawin mo, Paul? Sabi nila, mula ng elementary, high school, college ako, isa lang ho napansin ko. Hindi ko nila lahat, pero kadalasan ho. Di ba yung matatalino sa school, magkakasama? Yes. Di ba yung mga bobo, magkakasama? Di ba?
Napansin niyo sa school yan? Di ba yung nakukopyahan ng kakasama? Yan, 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 yan. O di ba yung malalandi? Ah! Oh! Because birds of the same feather are the same birds. Napansin niyo ba yan? Hindi, ako napansin ko talaga to. Kami mga may tsura. Paul, ikaw to. Pasusunod na may seminar. Dali mo dito yung dalawang kaibigang mahihain. Pagdating ng dalawa, sabihin, mahihain din kami. Ano sabihin natin sa dalawa? E di, imitay niyo pa yung mga mahihain yung kaibigan. Hindi magkukuro tayo ng mahihain tao dito. Lahat ba kayo mahihain? O, eto. Hindi naman naman kayo mahihain. E babala mo sa iyo, may naimita. Makapala mukha. Hindi mo nakilala yung Paul. Kaibigan ng kumpare katigmay ka mag-aral. Hindi mo nakilala. May hindi dito. Ang kapal. Ah, rekrut. Ah, bata, rekrut. Ah. Pag yan makapala mukha, pumutok. Ladies and gentlemen, Paul, damay ka. Magiging global ambassador ka rin. Maganda ko, maganda, maganda. Kaya Paul, ngayon may pag-asa ka na. Nakuha niyo ako? Dahil ang Pilipino, pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha. Tama? Mga kaibigan, tapos na ho. May bago tayo maghiwahiwalay. Siyempre, bibigyan ko yung mga tips. Siyempre, sa dami na sinabi ko, malamang, hindi nyo lahat maalala yun. Ang dami na, di ba? Pag wala siya dito, ano sabi? Basta 1-5 ito, puro 1-5, 1-5, 1-5. Maalala nyo lang, 1-5 eh, di ba? Ang dami na eh. Ma-explain nyo ba? Kaya mga kaibigan, ang tip sa inyo, number one, kung bago kayo mo eh. Number one, kung ikaw ay first-timer, hindi mo maintindihan na sa upuan. Ano gagawin mo? Babalikan mo. Hiram ka ng CD. Magtanong ka. Mag-explain ka ulit. Ibig sabihin, pag-aralan mo yung negosyo. Study the business. Nakuha niyo ako? Number two, pag napag-aralan mo, syempre, try the products. Better yet, mag-join ka na. Tutan, nagustuhan mo na. Try the products. Number three, gumawa ka ng prospect list mo. Bakit? Syempre, isulat mo lahat na nakilala mo. I-categorize mo sila. A, B, and C. Bakit? A, lahat na kilala mo sipag, yan ang imbitahin mo. Bakit? Pag lumaki yung masipag, bibilis ang grupo mo. B, yung mga tamad. Eh, ba't tamad iniimbita? Kahit tamad, imbitahin mo. Bakit? Baka kilala niya yung masipag. Tama? C, yung mga walang kwenta. Bakit iniimbita yan? Baka may sakit, bentahan mo. Nakatulong ka pa. Tama? Eh kung ABC puro ayaw, wala talaga, ayaw talaga. Ayun, ibaon mo ng buhay. Ha? Hindi, bibili lang ho. Ibig sabihin, ibaon mo ng buhay, balikan mo pag kumikita ka na. Nag-guess siya ako? Number four, hakot. Ano yung hakot? Pag kayo nag-imbita, huwag pa isa-isa. Sayang mong oras ninyo. Pag kayo nag-imbita, maramihan. Siyempre, pag nag-imbita ka ng isa, inindyan ka, walang natira. Eh kung saan po inimbita mo, inindyan ka ng siya, may natirang isa. Ah, di ba? Pangit naman, mag-isa ka lang dito. Ang dahil ko recruit, asan? Wala, hindi mo tine. Ah, di ba? Pangit ng ganun, di ba? Kaya tatamihan mo ang kakusapin mo. Ang good news ko dito, ang tip ho, pag kayo nag-imbita, siguraduhin nyo, excited ho kayo. Okay, papatay-patay, wala sali. Gusto mo yung maman? Sama ka? Ay, tsura kausap mo. Sure. Kaibigan, pag kayo ng imbita, excited, sumama ka, ha? Pero pwesta nga, huwag nyo ipipilit pumasok, punong-punong na, iba talaga, tara, pasok, dito lang! At itulog talaga sa loob, oh. Huwag nyo na ipilit, ano? Akot! Number five, mga kaibigan, baliw. Mga kaibigan, ano yung baliw? Mga kaibigan, kanina pang sasayita. Ibang umingiti, iba tumatawa. Iba may pumapalakpak. Pero alam mo, may mangilan-ngilan. Mula umpisa hanggang huli. Hindi ko alam kung hindi ko rin maintindihan. Ganito ay tsura. Alam niyo, ang sikreto sa negosyo to, excitement. Pwede hindi mo naintindihan eh. Pero that's excitement. Ang ganda ba? Oh, maganda na sabi. Basta maganda, ang ganda talaga ha. Nakuha niyo ako, excitement. Kaya ang tip ko sa inyo, pagpapalakpak ko kayo, hindi mo ganyan. Bilang na bilang ang mga palakpak niyo. Imagine nyo, nagsasayta, may ari na ho, yung pinakamaitsura pa. Tapos, papalakpak kayo, iba, ganito pa, walang kabuhay-buhay. Ganito ang tama pagpapalakpak. Tuturuan ko kayo paano papalakpak. Lahat papalakpak, ha? Taas ang kamay. Ako muna, ha? Taas ang kamay, at pag siya palakpak, lahat dapat may kasama. Woo! O, tira nyo ha, sabay-sabay ha, sabay-sabay. Ang hindi papalakpak, may putok yan, ha? Sabay-sabay ha, 1, 2, palakpak! Mga
isa hanggang huli. Ano yung tsura first timer? Paglabas dito, mga tabi negosyo. Pag-uwi ng bahay, parang nga-rebel kagin natin. Sa dahil ang kabaluhan, nakakahawa yan. Palakpak naman kayo dyan. Number six. Last na po. D, positive. Oh, last na nga eh. Hindi mo narinig. Pero tandaan nyo ito. Alam ko iba sa inyo gutom na. Iba puyat na. Iba pagod na. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi araw-araw kayo nagugutom, napupuyat, napapagod. Ano ba yung minsan sa buhay mo? Napagod ka, nagutom ka. Pero alam mo, dahil sa negosyo to, pwede na magbago ang buhay mo. Kaya, hanggang alas 12 tayo. Pandid! Last na po? Last na. O bakit? Di ba nawala yung gutom nyo, akatawa? Merong isang aeroplano, Boeing 747. Sino ko nakasakay ng aeroplano? Nakasakay na ako. Nakakita na ako. Parang naman kakaintindihan ako tayo. Merong isang aeroplano, Boeing 747. At the height ng kanyang flight, naka-experience ng matinding turbulence. Ang turbulence ko, normal ho yun. Ang problema ko, sobrang lakas ng turbulence. Sobrang lakas. Yung mga tao nagpapanik, nagsisigawan ho. Amidst the chaos, yung captain ho, they are trained to be passive. Alam niyo ba yun? Nagsayta yung captain, amidst the chaos, ladies and gentlemen, compose. Diba if somebody's in control, you will feel okay. Sabi ko, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and everything is under control. So yung mga tao, okay lang pala, okay lang. Kaya lang, after 5 minutes lang, yung malala. Yung makina ko, mabalan ako. Oh, wala na, hindi na napigilan. Yung mga tao, nagtanggahan seatbelt, hindi na ako napigilan. Nagyakapan ako, nag-iyakan ako. But you know what? Nag-stay captain, and still positive. Sabi ng captain, ladies and gentlemen, this is your captain speaking again. Please calm down, take your seat, fasten your seatbelt, and follow after me. Our Father. Why? Why? It's prayer positive. Yes! Why? Who is the most positive person in the world? The most positive person in the world. Jesus Christ. Why? When he died on the cross. Positive. Ang dami position para itako. Pwede mo pa ganito. Pwede pa ganito. Bakit ganito? Because it's a sign of positive. Before he died, he was being mocked. He was being stoned to death. He was hung. He was crucified. He was even struck. Ladies and gentlemen, he died. The demons thought they won, but they don't know on the third day, he rose from the dead to redeem us from our sins. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, pag ginagawa niyong negosyo to, think positive. Pag may kausap ka at ayaw, ano sabihin mo? Positive. Biro na ho. Mga kaibigan, before we go, alam ko, tapos na ho ang seminar, pero bago tayo maghiwalay, alam niyo, ang AIM Global ho, kami ho, willing ho kami tumulong sa mga taong gusto magpatulong. Kung ayaw niyo, maraming salamat ho sa pagpunta niyo, pero bago tayo maghiwalay, uunahan ko lang ho kayo. May mga taong magsabi sa inyo ng mga salitang ito. Mahirap yan. Di mo kaya yan. Kalokohan yan. Pare-pareho lang yan. Ito lang ho sabihin ko sa inyo. Pipiliin niyo ho ang taong papakinggan niyo. Nakuha niyo ako? Pag gusto mo yumaman, dumikit ka, makinig ka sa mayaman. Yun ang sikreto ng pagyaman. Pag gusto maghirap, dumikit ka, makinig ka sa mahirap. Tama! Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho, yumaman ho ako. Nagkataon ho. Ha? Oh, alam mo, sana ho, ang prinsipyo ko, maging prinsipyo mo. Sana ho, ang prinsipyo ko, maging prinsipyo nyo. Ano ba ang prinsipyo ko? Sana ang prinsipyo ko, maging prinsipyo nyo. Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Nag-tail ka, okay lang, importante sinubukan mo. Nakuha niyo ako? Ang mahirap sa atin kasi, iba sa atin, hindi pa ka sumasali, ay, mahirap yan, hindi ko kaya yan. Nakuha niyo ako? Sige lang, panag-tail ka, okay lang, bata ka pa.
Nakuha nyo? Ang mahirap sa atin kasi, pag matanda na, saka sumusubok. Gusto nyo ba yung benta ka ng 90? Saka ka na susubok? Hasan yung opportunity? Kasyaya ako. Bata ka pa, eh kung mag-succeed ka, tinan niyo ako. Yeah. March 2006 marked the rise of Alliance in Motion Global Incorporated. Unparalleled pro-distributor marketing company in the country with unmatchable packages, strengthened by its powerful partnerships. And top quality products. Plus, the advantage of exemplary leadership. As well as a knowledgeable and dedicated training team. Over the years, each jam-packed AIM Global celebration, both on Philippine shores and around the world, has paid tribute to the best and the brightest names in the country's marketing industry and featured no less than the world-class artists, all shining on the AIM global stage. Through unbridled humor, milestones were marked. Directions were cascaded. Products were highlighted. And pride in the company was bolstered through video parodies and spoofs that other companies tried to emulate to no avail. And now, on its seventh year, AIM Global Incorporated continues to post phenomenal growth, fulfilling the dreams of distributors and customers alike, honoring its top achievers with the most desirable incentives, and bringing the AIM Global family to worldwide destinations. AIM Global reaffirms its vision to provide unmatched quality distribution of outstanding products and services to local, regional, and global markets. And its mission to open the doors of opportunity and prosperity by empowering our distributors to achieve financial independence and economic stability by maximizing the wealth of the market through our products and services, while living up to its core values: leadership, integrity, excellence, passion, quality. All because in AIM Global, your dream is our plan. The dream to make a difference in other people's lives, touching them and giving them the gift of hope through the Alive Foundation. The dream to make your own lives better as you succeed and grow with AIM Global. And the dream of global expansion is increasingly within our reach. The company that we love is making our big dreams come true. Let's all gear up
Win big. Aim high. I aim global.